What's up guys, and welcome to my channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. For today's vlog, mga negosyo, no? Topic po natin ngayon, it's all about piso net negosyo or piso net business. So, maganda pa ba na negosyo ngayon ito ngayon? So, gusto mong malaman, panoorin po ang video na ito. Shout out po sa lahat na ating pong mga nagpipiso net, no? Lalo na po yung ating idol sa YouTube, no? Si Kayamwas, no? Si Yamwas is parang ano siya, no? For Wi-Fi, no? what you're seeing is my piso net business, no? So ito po yung tabletop na tinatawag. Okay, so sa lahat po na nagpipiso net, no? Shout out po sa inyo. Okay, so if you're also having a backyard piggery and free range chicken, then kayo po ay nagpipiso net business. So kumusta po ang piso net business ninyo? Okay? So ito po yung topic ko for this day, mga kanegosyo, kasi for almost a month and years, no? Years I think, no? Since the beginning of pandemic, itong negosyo na nagpipiso net, sa totoo lang, marami tayong nakikita ng mga ads, no, ads sa Facebook, no, nagbebenta po ng mga package deal ng mga piso net na kagaya nito. Okay, yung mga tabletop, no. So, ang topic natin ngayon is maganda pa ba na negosyo ito ngayon, no, for this 2022 onward 2023, no. So, mga kanegosyo, no, prangkahan po, no, na istorya po sa inyo, no. Sabihin ko sa inyo is itong negosyo ng internet cafe na piso net, yung hulog-hulog, no? May hinuhulog dito. Ito na po yung negosyo na pabagsak, no? Or wala na, no? Okay? So, kung mag-i-invest kayo dito, mga kanegosyo, sa piso net, ang kapital nito is, isang set nito is nasa mga 18 to 20,000, no? May nabibili dyan sa Lazada, Shopee, no? Na mga built-in na, okay? So nagkakalagay ng mga 26-30. So mga kanegosyo, no, if I were you, no, ito muna yung una niyong tingnan, okay? Number one, kung kayo po ay nasa syudad, no? Sa syudad po kayo, okay? And of course sa syudad kasi marami ng mga cellphone yung mga tao diyan. So sa akin po, kung sa syudad kayo, it's not the right na magnegosyo pa po kayo ng ganito. Okay? Tapos na po ang era, no, ng mga piso net at saka yung mga internet cafe, no. So tapos na po ang era nila. Okay? So itong mga negosyo na piso net, mga negosyo, is it would applicable and it would be best, no, kung inegosyo nyo po ito sa mga barangay or mga parplang area, yung sa mga bundok, no, na yung mga tao po is hindi naman tayo nag-generalize, ha? Yung mga tao is wala pa yung mga access, so hindi pa masyadong maraming cellphone, no. You know, dito sa amin kanegosyo, no, kahit probinsya lang po ito, may mga cellphone na po yung mga tao dito, no. So hindi na po siya mabenta ngayon itong mga laro, no, dito sa mga internet cafe, okay? So medyo malaki ang pinuhunan natin dito, no? Umaabot ng bawat isa dito. Tayo po kasi nag-assemble nito. Kasi kung ikaw lang po nag-assemble nito, gagastos ka lang ng mga 18,000. So kung bibilhin mo ito na naka-assemble na, no, nandyan sa mga 20 or 24,000, yun po ang mga presyo po, no, ng mga piso net tabletop na mga ganito, okay? Sa mga internet cafe naman, yung mga nag-open time, no? Maniwala kayo sa hindi, no, sa mga subscriber ko po na may negosyo ng internet cafe, no, wala na po, no, tapos na po ang era ng internet cafe business, okay? So anong dahilan bakit natapos na ang internet cafe or piso net business, no? Ang tumapos po ng internet cafe business or piso net business na ganito, kasi this stop ang nasa loob nito, is yung negosyo po na piso Wi-Fi. Okay? So, meron tayo ditong piso Wi-Fi, no? So,
So yun po mga negosyo, no, may piso wifi po tayo. So may tindahan kasi yung nanay ko dito, nilagyan ko na ng piso wifi. So ito na po yung mabenta ngayon, yung piso wifi. Kasi yung mga tao meron na po mga cellphone. So piso wifi. So magpagawa ka po nito, eh, I think nasa 8 to 10,000 tong presyo po ng box na ito. Lahat na po, no, internet na lang yung kulang, eh. So yun po mga kanegosyo, no? Nakita ninyo yung aking pong piso wifi, no, na hulog-hulog po yan, piso 5 and 10 pesos. So yun na po ang sumira ngayon, no, ng mga internet cafe at piso net business. So aminin mat nyo sa hindi. So may magko-comment man dito na hindi pa nasira, pero no, I think, no, in my own observation, no, dito sa amin sa North Cotabato, I think the whole Philippines tapos na po ang era ng internet cafe and piso net business, no. So kung again, no, kung kayo po ay nakatira sa mga bundok, no, na hindi pa masyadong accessible or wala pa masyadong cellphone yung mga tao, eh, maganda po ang negosyo nito, no. Pero sa ngayon po, no, ang mga estudyante, eh, kung magre-research, doon na lang po sa cellphone, no, magkukonek na lang po sa piso wifi, and yun na, no, doon na sila, si screenshot nila, okay. So eto na mga negosyo nito, itong negosyo ko pala, no, na piso net, mga ka-negosyo, is ibibenta natin to, no, gagawin natin tong pera kasi wala na, no, wala na naglalaro, okay. Kahit na weekend ngayon, Saturday, wala nang naglalaro na mga players dito sa atin pong business na ito. So, hindi po tayo nalugi dito kasi medyo matagal-tagal din natin, no? Mga almost 3 years to 5 years din natin itong napagpirahan itong negosyo na ito. So, we are very thankful, no, na at least, no, nakabigay sa atin ng konting tulong, no, sa ating pong pagninegosyo. No, nung panahon po na sikat pa po ang paglalaro ng mga bata, no, sa desktop, okay? So ngayon, okay, nagbago na ang panahon. Nagbago na rin yung negosyo. Okay, so nagje-generate yung mga cellphone kasi ngayon mga negosyo is ano na lang. Tawag niyan. Madali siyang mabili kasi mura siya. Okay, so yung mga easy to ano talaga, no, manipulate or to handle the cellphone. So kahit mga bata, pwede nang bilhan ng tag 3,000 to 5,000 pesos na cellphone, pwede na makalaro ng yung mga mobile games like ML, no, yung COD, no. So marami pa ibang games, no. So yun na, no. So yung mga nilalaro nila na ML at COD, dating nilalaro yan dito sa mga internet cafe, no, at saka dito sa mga piso net. So ngayon, wala na, andyan na po sa cellphone. Okay, so we're very sad, no, from the business of piso net internet cafe, but we need to accept, no, the reality na hindi lahat, no, ng negosyo is palagian na naandyan, lalo na po sa mga nag-i-internet cafe at nagpipiso net business. So yun lang mga kanegosyo, and I hope sa mga nagbabalak po, no, na magpiso net, no, try to really examine, no, your area if kung okay pa ba dyan mag piso net. Kung may mga cellphone na po mga bata dyan at may nagpipiso wifi na po dyan sa inyong lugar, ya, pinakita ko kayo kanina. So sa akin po, advisable po, wag na ninyong pasukin, no, itong mga ganitong business kasi hindi na po magkiklik, eh. So wala na po siya, eh. So sad, but we have to accept, no? So ginawa ko po itong vlog, no, kasi para po sa ating po mga gustong po magbalak ng piso net business or internet cafe sa syudad. Medyo mahal po ang internet cafe kasi meron pang aircon, no, pwesto pa. Ito kasi bahay lang kasi namin to. So medyo mataas ang expenses, okay? So yun lang mga kanegosyo, and I hope you have something with this video. And for our silent subscribers, silent viewer, maraming salamat po keeping watching my videos here at my YouTube channel. Kung may tanong po kayo, it's all about piso net business or piso net internet cafe negosyo po, no, pwede po kayo mag-comment sa ating YouTube section at pwede ko pong sagutin yan anytime po at the day. Again, this is Jason. Jason TV saying maraming salamat. Keep safe, God bless.
Bye-bye!